Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang chapter 12 ng Salduck Inter High. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Susubukan ko din na mag-upload ng dalawa o higit pang video kada linggo. At bilang support na din sa ating channel, huwag mo na din sana i-skip ang ating ads. At mag-recap muna tayo sa nakaraang video natin. Ayun na nga, si Rokawa ay pinakita ang kanyang galing sa pag-jump shot kahit na isang mata lamang ang kanyang gamit. At talagang namangha dito sila Minami pati na din si Sakuragi. At ngayon, ipagpapatuloy na natin ang chapter 12 ng Slam Dunk Inter High. Dito ay nasabi ni Sakuragi, milyon na beses? Dagdag pa nito sa kanyang isip, samantalang ako, 100 beses na jump shot pa lang ang aking nagagawa. Nang biglang nagsalita si Rokawa, darating na naman ang fast break. Dito ay hawak ni Ryota ang bola habang binabantayan siya ng dalawang player ng Toyotama. Nang bigla itong sumigaw, Rokawa! Dito ay biglang napatayo ang ibang player ng Shouhoku at sabay sabi na, go Shouhoku! Nang naipasa na ni Ryota ang bola kay Rokawa, agad naman itong sinalo ni Rokawa. At sabay, tinira niya ito kahit na sinabayan siya ng number 6 at number 8 ng Toyotama. Dito ay talaga namang nagulat si Ryota sa ginawa ni Rokawa. Kaya mo ba yan? Yan ang sabi ni Ryota habang nakatitig kay Rokawa. At talaga namang nahihirapan dito si Rokawa at nasabi na lang ng number 8 ang Toyotama, ano ka ngayon? Hindi mo kami kaya. Nang biglang itinira na ni Rokawa ang bola sa ring kahit pa sumabay ang dalawang player ng Toyotama. Habang ang bola ay nasa ibabaw ng ring, dito ay talaga namang kinakabahan ang lahat sa mangyayari sa bola. Kung papasok ba ito o hindi. Nang biglang sumablay ang tira ni Rokawa, ay, sayang naman, hindi pumasok. Yan ang sabi ng mga player ng Shouhoku. Pushing foul number 6, sigaw ng referee. Habang tinatapik ni Miyagi si Rokawa sa likod nito, nasabi na lang nito, sayang yung ginawa mo. Sagot ni Rokawa, ang hirap kasi ng ginawa mong pasa. Mas maganda sana kung pinatalbog mo ang bola papunta sa akin. Dito ay talaga namang napaisip si Miyagi sa sinabi ni Rokawa. Nang biglang tinawag na si Rokawa ng referee, foul shots! Yan ang sabi ng referee. Habang ang mga nanonood ay talaga namang namamangha kay Rokawa at nasabi na lang nila na, ang galing ng number 11 na yun ah. Nasaktan ba siya sa ginawa niya na yun? Sabi pa ng mga fans ni Rokawa na babae habang umiiyak ito, ang galing mo talaga Rokawa! Huwag kang magpapatalo sa mga yan! Sabi naman ng mga player ng Shouhoku, makakaskore ang ace na si Rokawa at baliwala lang sa kanyang sakit. Dagdag pa ni Laboy Labo dito, tatalunin natin ang Toyotama sa second half. Yan ang sinisigurado ko. Dito ay talaga namang napapaisip si Miyagi habang nakatingin lamang kay Rokawa. Sa kabilang banda naman, nasabi na lang ni Minami sa kanyang isip, talaga bang isang mata lang ang gagamitin niya sa pag-shoot ng bola? Sabi naman ni Sakuragi sa kanyang isip, sigurado ba itong si Rokawa na lagpas sa 100 na shot ang ginawa niya? Hindi! Sigurado ako nagsisinungaling lang ito dahil imposible niya naman yun magawa. Nang naghahanda na si Rokawa para mag-shoot, dito ay tinititigan niya lang ang ring gamit ang isa niyang mata. At nasabi na lang dito ni Miyagi sa kanyang sarili, sigurado akong hindi niya na malaman ang tamang distansya ng ring sa kanya. At dito ay talaga namang nakatitig pa din si Rokawa sa ring. Nasabi na lang nito, foul shots, maaari kong gamitin ang aking katawan para makascore at ang aking pangdama gamit ang katawan. Dagdag pa nito habang ipinikit ang kanyang isa pang mata, naniniwala ako na magagawa ko ito. Dito ay naghanda na siyang tumira habang nakapikit ang kanyang mga mata at talaga namang nagulat dito sila Minami at Sakuragi. Nang itinira na ni Rokawa ang bola, nasabi na lang dito ni Sakuragi habang gulat na gulat, ano? Itinira niya ang bola habang nakasarado ang kanyang dalawang mata? Hoy! Huwag kang sumugal! Gunggung ka talaga, Rokawa! Nang biglang nashoot ni Rokawa ang bola at talaga namang makikita natin dito si Sakuragi na gulat na gulat na naman sa ginawa ni Rokawa. Nasabi na lang nito na, hindi ako magpapatalo sa'yo, Rokawa! Hinding-hindi ako magpapatalo sa'yo! Sabi naman ni Miyagi, ano ito? Nakapunto siya? At nasabi na lang ng mga fans ng Shouhoku, ang galing mo talaga Rokawa, nice shot! Habang si Sakuragi ay talaga namang naiinis na sa mga ipinapakita ni Rokawa. Maghintay ka lang Rokawa, yan ang sabi ni Sakuragi habang nagliliyab ito.
Nang itinira na ni Rukawa ang pangalawang tira niya, nasabi na lang nito na, "Masyadong maliwanag, sigurado akong sasablay ito." Sabi naman ni Sakuragi na talaga namang naiinis pa din, "Panoorin nyo at makikita nyo ang resulta ng practice ko, ang resulta ng 20,000 shot." Dito ay sumablay na ang tira ni Rukawa. Ngunit agad naman itong tinalo ni Sakuragi na naging dahilan para makuha nito ang bola. Nasabi na lang dito ni Akagi, "Nice one! Isang magandang rebound ang ginawa mo, Sakuragi." Dito ay talaga namang napatayo ang ibang player ng Toyotama. Pati na din si Kishimoto ay nagulat sa ginawa ni Sakuragi. Nang nakababa na si Sakuragi habang hawak nito ang bola, nasabi na lang nito na, "Ipapakita ko sa inyo ngayon ang training shot na ginawa ko." Dito ay biglang tumalon si Sakuragi at nang ititira niya na ang bola, agad naman itong nasapalpal ng number 8 ng Toyotama. At nasabi na lang dito ni Akagi, "Gunggong ka talaga! Huwag kang tumira sa siksikan na lugar!" Dagdag pa ni Mitsui, "Hoy! Hindi ito isang palaruan!" Sabi naman ng mga tropa ni Sakuragi, "Bobo mo naman talaga, Hanamichi! Bumalik ka na nga ulit sa training!" Nang hawak na ng Toyotama ang bola, nasabi na lang nila na, "Fast break!" Dito ay napatigil si Sakuragi na parang may naiisip. Habang ang Toyotama ay dali-daling tumatakbo papunta sa basket nila. Nasabi na lang dito nila Mitsui at Miyagi, "Ano ito? Ang bilis nila!" Dito ay itinira na ni Kishimoto ang bola at nasabi na lang ng mga fans nila dito, "Nakapuntos na naman si Kishimoto! Ang husay niya talaga at napakabilis niya pagdating sa shooting." Sa kabilang banda naman, makikita natin sila Miyagi at Mitsui na sinipa si Sakuragi. "Baliw ka talaga, Hanamichi!" Yan ang sabi ng dalawa. Sabi naman ni Hanamichi habang pawisan na talaga, "Kainis! Kalahati lang ng katawan ko ang aking ginamit sa pag-shoot at hindi ko ginamit ang mga tuhod ko dito." Dito ay talaga namang napatitig lang si Rukawa at Akagi kay Sakuragi at sabay silang nagkatinginan. Nang biglang sumigaw ang ibang miyembro ng Shouoku, "Huwag kayo mag-alala, isang shot lang yon. Bawi na lang tayo agad." Sa kabilang banda naman, nasabi na lang ni Haruko sa kanyang isip, "Kailangan mo magtiwala sa sarili mo at huwag kang susuko, Hanamichi." Nang hawak na ni Akagi ang bola, agad naman itong binantayan ng tatlong player ng Toyotama. "Si Akagi, pigilan natin siya." Yan ang sabi ng mga taga Toyotama. Nang biglang nakita ni Akagi si Hanamichi at nagsisend niya sito na ipaso sa kanya ang bola. At dito ay ipinasa na nga ni Akagi ang bola kay Sakuragi. Nang hawak na ni Sakuragi ang bola at wala ditong nagbabantay, agad naman itong naghanda para tumira ng isang jump shot. At sabay tumalon, sabay bitaw ng bola papunta sa ring. Na talaga namang ikinagulat ang lahat ng player ng Shouoku, pati na din si Coach Hansai. Dahil na nga sa nasyot ang bolang itinira ni Sakuragi sa malayo. At sabay sigaw ng mga tropa ni Hanamichi, pati na din sila Haruko, "Oo! Nakapuntos na din si Hanamichi!" At dito na natatapos ang Chapter 12 ng Slamdunk Inter High. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like sa ating video. At mag-shoutout muna tayo para sa mga iilang miyembro ng ating channel. Shoutout sa'yo,